Kapitan, 5 buwan matapos po ang oil spill sa Oriental Mindoro, kamustahin natin ang ating mga kabayan sa Pola na umaasa lamang ng kanilang hanap buhay sa karagatan. At kamustahin din natin ang kanilang kalagayan ngayon na namiminsala pa ba ang mga langis na kumalat sa karagatan. Narito ang follow-up report ng KBYN Special. Isa sa mga naapektuhan ng oil spill ay ang mahigit 50 taon ng mangingisda ng barangay Bakawan na si Ginong Mamerto de Mesa o Kamameng, 60 taong gulang. Anong ginawa ninyo nung marami pa ho ditong langis? Sabi ko doon, magsilikas muna dito. Sama po talaga ang amoy. Pero walang katumbas na sakit ang naramdaman ni Kamameng nang bawian man ng buhay ang panganay niyang anak noong Abril. Simula nung dumating bagay itong oil spill dito ay para siyang nanggap o nang sakit sa puso. Nung kami tumanggap ng ayuda sa pula ay sa bangka na ganito. Demotor. Na itumaas duro ang dugo. Pagdating din eh, inatake. Iniwan niya yung dalawan niyang anak kasi single parent na siya. Talaga pong mas mabigat sa loob. Pagbebenta ng mga alagang baboy at kambing ang pansamantalang pinagkakitaan ni Kamameng noong bawal pang mangisda. Kaya tila nabunutan ng tinig si Kamameng at mga kapwa niya mangingisda sa muli nilang pagbabalik sa karagatan. Bilang dagdag ayuda, kabilang si Kamameng sa mga hinandugan ng inyong lingkod ng mga bigas at grocery items sa Barangay Bakawan sa muli nating pagbisita sa kanilang lugar. Maraming salamat. Yay! Ang bigat. Ang bigat. Samantala sa ibang bahagi naman ng baybayin ng Pola ay meron na ring nangunguhan ng mga sihi. Isa itong uri ng shell. Saan nyo binibenta? Diyan po sa bayan. 65 lang po ang kilo ay. May namumulot din ng mga buhangin na may nakadikit na mga langis mula sa oil spill na tinatawag nilang tarballs. Ang ila sa mga taga-Pola, kinuntrata naman ng isang marine cargo company para mamulot ng natura mga tarballs. Magkano ba itiyan nyo sa isang araw? 600 po. Aba, malaki rin. Kaya lang, maghapong ko mag-ano, papainit. Ako nga po, ipag minsan may nararamdaman na eh, pinipilit ko lang sakit ng ulo, sakit ng katawan. Dinadala naman ang mga tarballs na napulot sa isang resort. Ilang araw na itong ginawa dito? Itong isang ganito? Okay, 7 araw. May ilang nagpupukot na o yung mga nanguhuli ng isda sa pamagitan ng paglaladlad ng lambat sa karagatan, pero kaunti lang ang nahuhuli. Ito nakuha nila sa tambog. Tambog ito, aninay nang. Kamustahin naman natin kay Mayor Ina kung paano na ang hanap buhay ng mga taga-Pola na umaasa lamang sa karagatan. Unti-unting bumabalik na po sa normal yung buhay ng mga isda. So ano na lang ang problema natin ngayon? Yung ating tarballs na lumalabas sa dalampasigan. Kailangan po nating linisin. Yung mga narinig natin na merong cash na pinamimigay o ano pa mang tulong, natatanggap naman ang ating mga fisher folk? Matagal bago ibigay yung 15 days na cash forward. Cash forward, oh. So nung nabalita nyo po, biglang dumating ulit. Yung insurance? Pero, nakapag-interview na sa ating bayan. Okay. Which is, naghihintay po kami kung ano magiging resort. Nagsampa naman ng kaso ang lokal na pamahalaan ng Pola laban sa may-ari ng barkong nagdulot ng oil spill. Tuloy po yung kaso na ipinail natin sa DOJ, sa ombudsman, na ipile na rin po dun sa may-ari ng barko. Nakalulungkot man ang hirap na pinagdaanan ng ating mga kababayan sa Pola, sila ay nananatiling matatag at determinadong makabangon muli. Kung hindi naman ako lalaban, paano na aking mga apo at anak? Talagang tataglaan po. Na talaga. Hindi naman pwede mabuhay ang tao na walang pagsubok. Inihay na po ng NBI sa DOJ ang mga kaso ng falsification of public documents at perjury laban sa RDC Riel Marine Services na siyang operator ng lumubog na MT Princess Empress. At muli po, nagpapasalamat naman tayo sa mga taga-Pola at kay Mayor Ina sa PMP at sa Coast Guard na umalalay sa ginawa nating pamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng oil spill. At sa mga kabayan natin dyan sa Pola, malayo-layo pa ang lalakbayin
para tuluyang makabangon ang bayan mula sa oil spill. Pero patuloy po kayong magpakatatag at huwag bibitaw sa panalangin. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.